Hey, yo, what's up, guys? Ayan, kamusta? Long time no see sa reaction video. So, ayan guys, pasensya na. Medyo matagal-tagal na rin hindi ako nakapag-reaction. And, na-miss ko tong pagre-reaction ko, guys. So, thank you so much sa walang sawang supportan nyo pa rin kahit na nag-upload na lang ako. Tsaka, syempre, last day, nag-live na rin ako. Kahit na medyo namamalat pa yung boses ko. So, thank you so much, guys, sa mga hindi nang iwan sa Mardi. Sa Mardi. So, ayan, alam nyo naman na marami ng issue na naman ngayon. Kaya, pampag-good vibes ito, guys. Sa mga baguhan. So, ngayon, ere-reaction ko itong Mardi love story. Kung saan sila nag-umpisa. Kung paano nag-start yung Mardi. So, may ano na kayo, may clue na kayo kung saan ko to nakuha, guys. Well, kahit ako hindi ko masyadong na ano kung saan talaga nagsimula ang Mardi. So, ayan sa mga baguhan, panoorin nyo po to nang maintindihan nyo at masubaybayan at malaman kung paano at saan nagsimula ang aming Mardi. So, guys, just sit back, and relax. So, ayan, umpisahan na natin. Ayan. So, wait lang. Ito si Cindy. Yan, si Cinderella Salilikan. Ito yung minamahal ni Mariano G. Yan, mula noon hanggang ngayon. Tawagan nila dito is babe pa. Babe pa yung tawagan nila noong una. So, ito pinapikilala ko sa inyo si Cinderella. At ito. Yan. Cinderella Salilikan, 20 years old. Yan, 20 years old pa lang si Cindy nito. Nang time na una silang nagkakilala ni Mariano G. 20 years old, height 5'2". Sign, Leo. Nakapagtapos siya sa Nevada's Polytechnic of Navotas. Can sing and dancing. Nakikisali din sa mga pageant. Ayan. Si Cindy, napaka-talented nito. Napakaganda din. Kaya talagang masasabi mong napakaswerte ni Mariano G, 'di ba? Ang galing sumayaw, magaling din kumanta at isa pa guys, sumasali ito sa pageant. Ayan, beauty queen ng ating Cindy girl. Ayan. Like Reyna Elena ng Navotas at naging queen, at siya ang representative ng pangisdaan ng Navotas 2019, Reyna Aliwan. So, ayun, sa school nila, sumasali din siya. At kung napanood nyo yung vlog nila noong mga nakaraan, diba, ma-interview doon si Mariano tungkol sa kanya, tungkol sa sarili niya. Isa pa yun sa pwede nyong mapagkuna ng information about kay Cindy girl. So, mula pa talaga noon, hiling na talaga niya yung pageant. At saka, inamin niya din na naka-apekto yun sa pag-aaral niya, sa scholarship niya. Dati kasi, nag-aaral siya ng college is may scholarship siya. So, medyo naapektuhan yung, yung scholarship niya, yung pag-aaral niya dahil dyan sa pageant na yan. Especially nung naging representative siya ng pangisdaan sa Navotas. Naging first runner-up siya noon, guys. So, diba? Napakaswerte ng Mariano G. Panganay na anak sa tatlong magkakapatid, kahiligan niya mag-post sa social media, FB, IG at nang nauso ang TikTok, doon na nagsimula ang story ng Mardi. So guys, tatlo sila magkakapatid, si Cindy girl yung panganay, puro sila babae.
So, si Cindy Girl, mahilig sa social media, FB, at saka ma-Instagram siya, may TikTok. May TikTok din si Cindy Girl, guys. And ano ha, ang laki na ng ano, views ni Cindy Girl natin, 800,000 followers na yata sila dun eh. So, ayun, at dito na nag-start ang story ng Mardy. Sa TikTok sila unang nagkakilala. So, ayun. So, ito yung TikTok duet na umani ng maraming comments at iba't ibang opinion ng mga taga-subaybay. May Margel, may galit, may natuwa. So, ito yun guys. Pwede nyong tingnan sa TikTok account nila. Ito yung first duet. Dinuet ni Cindy Girl si Mariano G. Dito napansin ni Mariano G si Cindy Girl. Umani ito ng maraming comments, iba't iba. May natuwa, may kinilig. But mostly yata, parang may nagalit dito kay Cindy Girl. Kasi, that time, si Mariano G, may ibang ka-love team. Si Angel. Kaya tinawag na Margel. That time, nasa SY pa sila, guys. Nasa SY pa si Mariano G. Yung SY Entertainment, doon nag-start yung career ni Mariano G. Pero, bata pa lang talaga si Mariano G. Maraming na nakapansin sa kanya dahil sa ang kanyang talento. So, ayun. Maganda talaga si Cindy Girl. So, napakarami naman nakikipag-duet sa TikTok ni Mariano G. Pero iba ang karisma ng isang Cinderella sa lilikan, aka Cindy. Oo nga naman, sa sikat na si Mariano G, madaming nakikipag-duet. Pero pagka talagang kinadhana talaga para sa'yo, kahit ano pa yan eh, kahit napakasimple pa yan, talagang mapapansin mo, parang nangingibabaw siya sa lahat. So, siguro ganyan yung nangyari. Sa dinami-dami na nakipag-duet kay Mariano G, si Cinderella lang yung napansin niya. Doon yata tumibok yung puso niya. Para sa kaalaman ng lahat, si Mariano G ang unang gumawa ng hakbang para magkaroon sila ng communications. Nagpasalamat ito sa duet sa TikTok at doon na nagkapalagayan ng loob. Ayan guys ha, si Mariano G ang gumawa ng unang hakbang. So, kasi yung inisip ng iba is si Cindy Girl, yung umakit kay Mariano G. So ayan, para sa kaalaman ng lahat, si Mariano G, yan, nagpasalamat. At doon na nagkapalagay ng loob. Siguro maybe nagkaroon sila ng contact sa isa't isa. Nagka-chat, ganun, etc. Sa sobrang daming ng bash kay Cindy, minabuti niyang manahimik sa kanyang TikTok account pero di pa din tinigilan sa pambabatikos ng iba. So, ayun nga guys, kasi that time is si Mariano G, may ibang ka-love team. Yun si Angel. So, lahat noon is naniwalang totoo yung Margel. So, hindi nila alam na scripted lang yun. Kaya, nung dumating si Cindy, syempre, nagalit yung fans ng Margel. Diba, binatikos siya. Pinagdudahan, pinagsabihan ng kung ano-ano, etc. Ganito, ganyan. Kasi sikat si Mariano G nung time na yon. So, dahil sa mabait naman yung Cindy Girl natin, pinili niyang manahimik para na lang din sa ikatatahimik ng career ni Mariano G. Pero, syempre, talagang hindi talaga patitigil yung mga bashers dyan. So, buti na lang at matatag din ang ating Cindy Girl.
maaari ni kasi sira. Ito isa sa mga nag-comment ito doon sa TikTok. At maaari ni kasira ng trabaho niya dahil sa ginagawa mo. Alam mo ba, maaari mo wala na ng respeto ang mga fans ni Idol Yano sa kanya. Alam mo ba, ginagawa mo si hindi maaari mapituan ang trabaho mo ni Yano. Maaari mabasi Yano sa ginagawa mo. Ayan guys, so isa ito sa mga nang bash kay Cindy Girl. At ito ang kanyang reply. Pag wala alam, tahimik na lang. Comment na comment, wala naman po alam. O ayan, o, October 15 yata ito guys. So, ayan. Ito yung isa sa mga, sa TikTok. Basta isa ito sa mga nag-defend. O, nag-defend ito kay Cindy Girl. FYI, paano mo nasabi na ganun yung purpose ni Idol Cindy? Bakit sila ba, ngayong ginagawa nila kay Yano? Isipin mo bago ka manira nang wala kang alam. So, October 16 ito guys. So, diba? Talagang pagka may nakapansin talaga na mabuti naman yung hangarin ng isa. Talagang may magde-defend. So, ito nga guys. May mga mabubuting puso pa naman. Ayan. At ito pa. So, ito, ayan. Pambabash ulit ito. Sa katotoo, sinabi ni Lexi dun sikat si Yano, kaya gusto mo kumapit para maging sikat ka din. Sakit yun kay Lexi pa nang galing. O, diba? Ang sakit nga naman talaga. O, na-replyan naman ni Cindy Girl, pag walang alam, huwag na lang po mag-comment, natatawa nga lang po ako. O, diba? Chill lang si Cindy Girl. So, ayun, ang reply is, talaga ba, natatawa ka na lang? Mas nakakatawa ka, 2 weeks pa lang, magkakilala, gusto agad? So, ano ba masama dun? Siyempre, babae siya. Pero may mga dito pagka lalaki yung yung nagsabi niyan sa aming mga babae. Syempre magsasabi, "Oh, talaga? Gusto agad?" Gusto lang naman sinabi niya, hindi naman sinabing mahal. So magkaiba pala. O, ito ah, clarification. Kasi pag sinabi mong mahal agad, 2 weeks na palang nakilala. So syempre magtataka ka talaga. Eh sinabi lang naman gusto. Gusto maraming meaning eh. Pag mahal is talagang malalim na yun. So, kayo talaga. Ayan. Hanggang nung inimbitahan na si Cindy na mag-quest siya sa SY dahil yun ang gusto ni Mariano G, mapunta si Cindy. Yan, ito na guys. Papupuntahin na ni Mariano G si Cindy Girl sa SY. So, ayan. Yun yung unang meet nila sa SM. Doon mo mapapansin ang mga ngiti nila na sobrang saya na walang halong pag-alinlangan. Kaya binansagang balot. Wow! Balot! Ayan. Sa SM sila nag-meet. So, ayan guys. Sige, tingnan natin. Balot. Kumain sila ng balot. Ayan. Tuwing off day napunta si Mariano Gisa na bota sa family ni Cindy, minsan tumatakas pa si Mariano. Oh, ayan guys, grabe yung effort ni Mariano G ha. Tapos sabi na din ito ni Cindy Girl. Talagang pinupuntahan ni Mariano G si Cindy Girl sa Nabotas. Oh, from Pampanga yun ha, to Nabotas. Tingnan niyo naman yung effort ni Mariano G. Diba? Tsaka talagang may respeto siya sa family ni Cindy. O, minsan tumatakas pa si Mariano G sa SY. Diba? Tinutulungan din ng mga niya doon.
mga kasama niya, syempre, may mga kasabwat. Ayan. So, pansin ko, parang kumakain naman sila dito ng kwek-kwek. Hindi naman to balot. Ayun pala, ito lang. Yung balot daw kasi, na video, kumakain sila ng balot. Sa SY yon. So, hindi nila pwedeng kunin. Baka kasi mas try. Kasi nang-try yung SY. So, ayan. Kwek-kwek na lang dito, no? Isa ito sa mga bonding moments din ng Mardi. So, yung balot sa mga, datihan, nakita nyo na yon. So, sa mga baguhan, ayun guys, sa unang pagkikita nila ng Mardi, bansagan silang balot kasi yun yung una nilang kinain. Eto, dito sa video na to is kwek-kwek yung kinakain nila. So, maitlog pa rin dito guys. Nagsubuan pa. Isang ano lang yan guys, kainan. Marami man humahadlang sa kanilang pag-iibigan, pero pinatunayan nila sa isa't isa kung gaano nila kamahal ang bawat isa. So, ayun. Basta talaga pag-ibig ang pag-uusapan, no? Kahit sino man talagang kumalaban, bumangga, pag talagang puro, wagas, totoo talagang nagmamahalan yung isang tao. Diba? Hindi kayo matitinag, hindi kayo matitibag. O, kahit anumang pagsubok ang pagdaanan ninyong dalawa. So, ganyan yung ginawa ng Mardi. Sobrang sobra nilang pinag-ingatan yung relasyon nilang dalawa. Kahit na maraming humahadlang, bumabatikos. Pero, ayan, matibay pa rin sila, guys. Pagkalipas ng ilang araw, nag-message si Mariano na sunduin si Cindy para maging questions ng tatlong araw. Pero yung pagpunta niya ay biglang kaya dami nagulat. Pero alam ng boss, syempre, nagpaalam si Mariano, ganyang kalakas, Mariano G. So, ayun, lumipas ang mga araw, pinasundo na ni Mariano G si Cindy girl para mag-quiz doon sa SY. Pero dahil sa biglaan, yung boss lang ni Mariano G ang nakakaalam na pupunta si Cindy. So, maraming nagulat sa mga kasamahan niya sa SY. So, dahil sa malakas si Mariano G kasi sa boss nila, kaya pumayag agad. So, dito na guys. Maraming inamin si Mariano at Cindy sa boss nila dahil kinausap nang masinsinan, kaya napansin nyo sa una pa lang sinagot ni Cindy na wala siya respeto sa Margel kasi alam niya ang buong story. Ayan. So, si Mariano G nagpaliwanag na sa boss nila. Si Aaron Paul, tama ba? Correct me if I'm wrong guys. So, ayun, kinausap ni Mariano G yung kanyang boss. Pinaliwanagan niya tungkol kay Cindy. Kaya, kung napapansin niyo noon, is alam na ni Cindy agad. Una pa lang sinagot ni Cindy na wala siya respeto sa Margel kasi alam niya ang buong story. So, alam na ni Cindy mulat sa pulpa na talagang scripted yung Margel. Kaya, kanyan,
hindi kahit naman ano pa, no, kahit anong iwas nila, lalo especially sa mga live, sa mga premiere nila, is talagang hindi maiwasang hindi magdikitan yung dalawa. Kasi sila talaga yung totoong nagmamahalan, 'di ba? Mas pinili nilang itago ang relasyon nila hanggat isang araw. Ayan. Dahil need na ni Cindy mamili Mariano o pag-alis niya sa Pinas. Dahil nalaman ng tito niya na nasa ibang bansa ang relasyon nila ni Mariano. So ito na nga guys, nung nasa SYC ano si Mariano G. Ano nila, itinatago nila yung relasyon nila. Ayan, behind the scene na lang sila. Tapos, kasi si Cindy is may tito siya na sa ibang bansa. So gusto siya sanang papuntahin doon. So pinapili siya kung si Mariano ba o yung ano niya, goal niya or pangarap niya siguro, 'di ba, mag-ibang bansa. Pero dahil nga sa sobrang mahal niya si Mariano G, hindi siya umalis. Nanatili siya sa tabi ni Mariano G. Ganyang kamahal ni Cindy girl si Mariano, o 'di ba? Oh, sa mga inggit diyan ha. Painggit na kayo kasi wala kayong kasing ganda ni Cindy girl na jowa. O di ba? Paalis na dapat si Cindy punta ng New Zealand, naabutan lang ng COVID. Kaya na-postpone ang pag-alis at di niya inaasahan na may Mariano G na darating sa buhay at handa siyang ipaglaban. Naalala niyo siguro yung... live na paalam ang title. Sobrang lungkot ni Mariano na ang akala ng lahat ay dahil nangyayari sa kanila ng love team niya. Oh, so ayun. Oh, sa mga nakalala guys, ha, sa mga datihan diyan. Oh. 'Yun pala yung rason kung bakit malungkot at saka ito yung title ni Mariano G. Kasi paalis na sana si Cindy girl. Buti na lang talaga no, isang ano din eh, blessing in disguise. Yung COVID, hindi nakaalis si Cindy girl. Kaya, yung pala, nanatili siya sa Pilipinas. Siyempre, talagang tinadhana yun, guys. Tinadhana siyang manatili sa piling ni Mariano G. O, diba? So, akala ng lahat noon is nalulungkot si Mariano G or may nangyayari sa ka-love team niya kay Angel, sa Margel. So, hindi pala. Dahil din pala kay Cindy girl. Oh, ganyan. Minsan tumataka si Mariano at si Angel pa mismo ang gumagawa ng paraan para makalabas lang sila sa main gate ng Bella. Ayan o. Oh. Ayan. So yun guys, tumataka si Mariano G. Tinatulungan pa pala ni Angel, 'di ba? Every Sunday yata, walang Margel for entertainment for vlogs. Kaya kung napapansin niyo noon, ganun pala yun kasi yung araw na yun is pinipili ni Mariano G na moment nila ni Cindy girl yun. Pakinggan ng mabuti. Ayan. Pakinggan guys ha. Sige,
Ayan. Pakinggan niyo yun, guys. Oh, ayan na. Mainggit na kayo dyan. Kayanin na lumayo ka sa piling ko. Pag nawala ka ay paano na ako? Diba? Halik agad eh. Mariano G talaga yan. Tatak ni Mariano G yan. So, ayan. Dito na talaga. Hindi na mapipigilan. Ay, pakagat labi pa. Sabi na, may kiss ulit. Papainggit lang kayo eh. Sarap main love at handang harapin ang hamon ng buhay kasama ng taong mahal mo at pamilya na handang umalalay sa inyong dalawa. O diba? Oo nga naman, tama nga naman. Sarap main love. Especially kung family mo, family ng minamahal mo is hindi naman tutol sa iyo. So, 'di ba? Ang galing. Tsaka yung mahal mo is sabay kayong nakikipaglaban. Hindi siya nagpapatinag sa kung sino mang gustong sumira sa relasyon nila. Tsaka dun sa TikTok, guys, dun sa last ay oy, hindi basta may TikTok siya na may nag-comment doon na maniniwala lang ako na legit yung Mardi kapag naghalikan silang dalawa. So, yun yung ginawa na Cindy Girl. Yun yung ginawa ng dalawa. Pinakita nila doon sa TikTok video na yung talagang legit na halikan. So, kung mapapansin nyo, dati sa Margiel, diba? Iba talaga pagka scripted eh. Talagang yung mapapansin mo kung totoo yung nararamdaman is walang pakieme-keme yan, guys. Kahit ano pa man, pagkatotoong mahal mo yung tao, walang pakime-kime yan, halikan yan. So, may ilangan, mapapansin nyo, sa Margiel dati, may ilangan na nagaganap. Tsaka, basta. Alam nyo ba, si Mariano G, kinausap niya ang magulang ni Cindy para dinaalis na nga ako na gawin ang lahat para sa anak niya, natanda siyang ipaglaban para makasama niya lang sa work. So, ayan. Kinausap ni Mariano G ang parents ni Cindy. Ganun niya kamahal si Cindy Girl. Nangako na gagawin ang lahat para sa anak nila at handa siyang ipaglaban para makasama niya lang sa work. O, diba? Mariano G yan. So, hanggang ngayon, ang tatag pa rin ng Mardi. 1 year na ito ha. 1 year nang nakalipas. Ngayon is 1 year and 4 months na sila. Kasi 16 months eh, di ba? So, 12 months is 1 year. So, plus 4 months. 1 year and 4 months. 16 months of love. Di ba? Ang tibay, malapit na. Ang tagal na nila, guys. So, sana strong pa rin sila. Huwag silang patitinag sa mga basher na yan. Sige lang, patuloy nyo lang. Lalo nyo pang pakiligin, lalo nyo pang inisin yung mga basher na yan na nagsasabi ng kung ano-ano tungkol sa inyong dalawa. So, basta mahal nyo pa rin ang isa't isa. Talagang makakaya nyo yung lagpasan.
pumasok sa SYU nga lang lagi nagtatangkang tumakasiyano na hindi dapat gawin dahil pwede siya ipakulong kung sakali dahil may kontrata pa siya. So, ayaw pumasok sa SYU nga lang lagi nagtatangkang tumakasiyano. Ayaw sana ni Cindy. Ayaw sana ni Cindy siguro doon, no? Hindi ko maintindihan to masyado. Ayaw pumasok sa SYU nga lang, laging nagtatangkang tumakasiyano na hindi dapat gawin. Oh, yan, oh, tumatakas talaga si Mariano, makita lang si Cindy girl. Pwede siyang ipakulong dahil sa kontrata. Dahil may kontrata pa siya. Oo nga naman, makukulong talaga siya. Isang araw, biglang nawindang lahat dahil inakala niya bibitaw na si Queen sa relasyon nila at tuluyan ng aalis. Yano, di na nakapag-isip ng maayos, gusto na niyang mawala sa mundo, kumuha ng lubid, buti na agapan ng isa sa kanila. Kaagad lumuwa si Queen ng madaling araw. So ito yon yung parang nagkalabuan yata sila dito, may nangyaring hindi maganda. So naisipan ni Mariano G na yun nga, wakasan na yung buhay niya, na nag-isip siyang pamatay. Buti na lang talaga merong nakakita. So thankfully na ano siya, naagapan guys. And then, si Queen Cindy, buti na lang at yun nga. Si Queen Cindy, buti na lang at talagang mahal niya pa rin si Mariano G. Diba? Pinuntahan niya agad para ayusin yung problema. Kaya lahat ng paghusga, inako na lahat ng Mardi para lang sa pagmamahalan nila, handa nilang tanggapin lahat ng ibabato ng tao kahit masakit. Ito. Ito na. Dito na yata pinayagan ng SY yung relasyon nilang dalawa, ni Mariano G at tsaka ni Cindy, dahil sa nangyaring yon. So, kaya lahat ng pangusga, inako ng lahat ng Mardi para lang sa pagmamahala nila. So, dito na nag-umpisa guys na medyo iniba na nila yung content, no? Medyo ano na, pinapaano na nila na wala talagang Margil dito. So, paunti-unti na nilang pinupush dito yung Mardi. So, maraming ano dito, marami ng basher na talagang lumilitaw. Dahil sa, syempre, may Margil fans na eh. Pero dahil dumating si Cindy, nagkaroon ng syempre Mardi, 'di ba? Mga supporters na ng Mardi. Mariano and Cindy, kaya naging Mardi. Kaya last past days, kapansin-pansin na unti-unti na lang tinapos ang Margel hanggat natuluyan na at pumasok na ang Mardi. So, diba? Yun guys, yung sinasabi ko kanina. Unti-unti na nilang pinuputol o inaano na walang Margel talaga. Sobrang nagpakama-ama ang boss nila, naintindihan niya lahat, kaya sinusubukan nila ngayon kung may chemistry ang Mardi, di naman nabigo, matataas ang views. So dito na guys, that time, pinayagan na yung Mardi. So sila na yung nagiging bida, sila na yung inaano sa mga premiere, kahit sa live, parang medyo malaya na sila.
no, magkulitan sa isa't isa. Kaya ano, sinubukan din yun kung mataas ba ang views. Pero syempre, hindi naman nabigo kasi may supporters na ang Mardi. So, mataas pa rin ang views, guys. So, ayan, thankfully. At ngayon, masaya na magkasama ang Mardi sa work. Sana patuloy natin sila suportahan para sa pangarap nila. Mardi, Margel man yan, sana suportahan pa din natin silang lahat dahil may pangarap sila. So, ayan, naging happy na. Happy na kasi malaya na ang Mardi. So, dito nun guys, kahit Margel o Mardi, kahit ano pa yung ilove team sa Nakay Mariano noon, no, dapat ano lang, support lang. Pero hindi talaga maiwasan mag-away-away yung mga fans. Siyempre, iba-iba yung ano, sinusuportahan. Hindi talaga maiwasan yan. Oh, so ngayon, wala nang Margel talaga. Talagang binauna sa limot yung Margel. Pero may mga fans pa rin ng Margel. Kasi si Angel ngayon is meron na siyang ano, Mon. Mongel na ang tawag sa kanilang love team. So yung Mardi namin ngayon, nag-iisa na lang. Ito yung unang ano ni Cindy sa SY, yung pinagluto ni Mariano G ng pagkain. Pansin ko parang may nasunog dito. Di ko sure kung tosino yon o itlog. Pero parang tosino yata yung nasunog dito eh. Yan oh, tignan oh, play ko guys. With our yan oh, union we tosino will. Tsaka itlog. So, ayan guys, dito na muna tayo nagtatapos, no? Part 1 pa lang ito ng love story ng Mardi. So, sa mga baguhan pa dyan, may kadugtong pa ito guys, yung part 2. So, thank you so much. Thank you so much sa pagsama. At thank you so much sa pagsubaybay, sa pakikinig. And, hoping na, walang sukuan. Hoping na patuloy pa rin tayong sumuporta at hoping na lalo pang dumami yung taga-suporta ng Mardi. Diba? Wag na lang nating isipin yung mga umalis. No? At nagdalawang isip. I'm sure na matatauhan din sila guys. So, thank you so much. Thank you so much sa Mardi Nation sa walang sawang suporta ninyo sa akin, especially sa ating Mardi. Sa mga silent viewers, sa mga reactors ng Mardi. Ayan, God bless po sa ating lahat. Ano lang tayo, stay put. Ayan, kung ano man yung nangyayari. Yung mga issue na yan, wag na lang natin laging isipin yan kasi nakakasakit lang ng ulo. So, sa Mardi, stay strong lang kayo, guys. Alam namin na kaya nyo yan. Matatag kayo. Ang dami nyo nang napagdaanan sa buhay. So, alam namin na malalampasan nyo pa rin yan. So, magmahalan lang kayo. Dito lang kami, yung mga solid, mula noon hanggang ngayon, dito lang kami nakaabang sa inyo, na handang mag-guide sa mga problema ninyo, guys. So, guys, thank you so much once again.
before anything else, before ako magtapos, kung bago pa lang kasi sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para mag-updated kayo sa mga upcoming videos, live streaming, and reaction videos ko, guys. And especially, please to subscribe to Mariano GTV. Ito yung mga ito yung Mardi na sinusuportahan namin, guys. So, and click the notification bell na rin po para mag-updated kayo sa mga upcoming videos nila, vlogs and live streaming. I'm sure, guys, na hindi kayo magsisisi. And now, alam na muna. Ayan, thank you so much once again. Thank you so much. I love you all, guys. Keep safe and God bless us always. Babush!